Beauty Gonzalez at Kelvin Miranda, tuloy ang love team sa After All. Ang kanyang pahayag, alamin. Desidido si Beauty Gonzalez na hindi na mabuntis uli. Ilang beses na raw niyang sinasabi na masaya na siya kay Olivia, ang 8-year-old daughter nila ng asawa na si Norman Crisologo. Ayaw na raw niyang sundan nito. Sabi ni Beauty Gonzalez sa media conference ng pelikulang After All na pinagbibidahan nila Kelvin Miranda, "I made it clear many times na ayoko na. Sobrang busy rin niya kasi at nagpapasalamat siya sa kanyang asawa dahil suportado raw nito ang lahat na ginagawa niya." Natawa lang si Beauty Gonzalez dahil sa edad raw ay meron pa siyang ka-love team. Nag-hit kasi ang first project nila ni Kelvin sa Jimmy Seven na Loving Miss Bridget noong 2021. Kaya sinundan ito ng pelikulang After All na dinirek naman ni Adolf Alex Jr. at mula sa ELV Films. Kasama rin na Beauty Gonzalez at Kelvin Miranda sa After All sina Teji Marquez, Devon Ciron, Elizabeth Oropiza, Bimbol Rocco, Juan Carlos Galano, Tart Carlos, Kiko Ipapo, Villa Thompson at mga beauty queens na sina Dindi Pajares, Katrina Liago at Rina Pagindian. Magso-showing na ito sa February 28, 2024. Matagal nang natapos itong After All. Itong pelikula ang kaagad na isinunod nila pagkatapos ng Loving Miss Bridget. Pero hindi lang sa pelikulang ito nagsama sina Beauty at Kelvin. Isang action comedy series ang pinagsamahan niya uli. Itong walang matigas na pulis sa matinik na misis, pero hindi sila ang magka-love team dito kundi magkapatid. Kaya medyo nangangapaw raw sila sa pag-adjust ng bagong rule sa gagampanan nilang dalawa. Nakapag-adjust na raw silang dalawa na magkapatid sila sa walang matigas na pulis sa matinik na misis. Pero ngayon ay magpo-promote na sila sa pelikulang After All na magka-love team naman sila uli. Kahit nakasanayan na raw ng mga taong magkapatid sila sa sitcom nila Senator Bong Revilla, okay naman daw si Beauty Gonzalez na magsama sila uli ni Kelvin sa isang project na magka-love team naman uli. Samantala, kahit magkasintahan na, kilig to the max pa rin ang artist at illustrator na si Isabel Santos sa kanyang showbiz partner na si John Lloyd Cruz. Sa isang Instagram post, ibinandira ni Isabel ang nakakakilig nilang pictures na magkatabi at magkatinginan pa sa isa't isa. Makikita na pareho pa silang naka-black kung saan suot ni Isabel ang isang maxi dress habang si Lloyd naman ay naka-blazer at palda. May isang litrato rin na nilagyan niya ng Dadaw Pink Heart sa paligid ng aktor upang ipakita ang kanyang admiration o paghanga. Kung maalala, noong October ng nakaraang taon, nang kinumpirma ni John Lloyd Cruz ang real score nila ni Isabel makalipas ang 2 taong dating rumors. Kwento ng batikang aktor na naging panayam noon sa Fast Talk with Boy Abunda, nagkakilala sila ni Isabel sa isang art gallery na pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang girlfriend. Maliban sa solo trips, madalas ding makita ang couple na nakipagbanding kay Elias, ang anak ni John Lloyd, na actress na si Eileen Adarna. Maayos na maayos ang co-parenting nila Eileen at John Lloyd sa kanilang anak. Sa katunayan nga, ibinunyag noon ni Eileen Adarna sa galante sa pagbibigay ng sustento ang batikang aktor. Kwento ng actress, mismong si John Lloyd pa ang nagtanong kung magkano ang dapat niyang ibigay. Sinabi raw niya na 10,000, ngunit kusa raw niyang dinubli ang ibinigay kada buwan. Ayon pa ni Eileen Adarna, nilimitahan lang niya ang hiningin sustento sa dating partner dahil alam niyang may obligasyon din siya na dapat tuparin para sa kanilang anak. Matatanda ang taong 2017 nang maging magjowa sina Ellen at John Lloyd Cruz. Matapos ang isang taon ay isinilang na ni Eileen Adarna ang kanilang anak na si Elias at pagdating ng 2019 ay official nang naghiwalay ang dalawa. Samantala, naiyak ang phenomenal box office star na si Vice Ganda nang mapanood ang isang video na ginawa ng isang netizen para sa kanila ni Ayon Perez. Hindi napigilan ng TV host comedian na maging emosyonal sa regalo ng isang niyang fan para sa selebrasyon ng Love Month. Nerepost ni Vice Ganda sa kanyang account ang naturang video na ibinahagi ng ex-user na may handle Vice Ayon OFC.
Mapapanood sa video ang compilation ng mga sweet moments ng mag-asawang Vice at Ayon mula noong una silang magkita sa It's Showtime taong 2017 hanggang sa interview at travels nila sa iba't ibang bansa. Samantala, talagang kinareer at gumastos ang actress-singer para lang magkausap sila ng masinsina ni Ken at maipagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa binata. Pero knows niyo ba ang nangyari? Busted si Rita kay Ken dahil hindi pumayag ang aktor na maging magjowa sila dahil sa ilang personal na dahilan. Sumalang sa hot seat ang programang Sarap Diva sina Ken at Rita at dito na nga ni-reveal na totoong na in love sila sa isa't isa noong kasagsagan ng kasikatan ng kanilang love tea. Tanong sa kanila ng host ng programa na si Carmina Villaruel, hanggang saan humangtong ang inyong pagiging love team in real life? Si Ken ang unang sumagot. Dumating daw sila sa punto na narito din silang dalawa. Sinabi niya rin sa isang interview na posible pala na pwede kang mahulog sa katrabaho mo. Ayon naman ni Rita Daniela, nagsimula raw sila bilang close friends at nagkaroon pa ng agreement na walang mai-in love sa kanila sa isa't isa. Pero ayon pa ng actress-singer, nagulat na lang sila isang araw. Amin ni Rita, talagang gumastos pa siya para lang masulo si Ken at maipagtapat ang tunay niyang nararamdaman sa binata. Nagpapasit up daw siya ng parang isang intimate picnic na naturang Vimeo kung saan ipinaserve niya ang lahat ng favorite food ni Ken. Pagbabalik tanaw naman ni Ken kung paano umamin si Rita sa kanyang nararamdaman. Ayon pa ni Ken, hindi pa daw siya ready nung panahon na yon at nagsisimula pa siya para sa kanyang negosyo. At sinabi niya ito kay Rita Daniela na hindi pa siya handa. Sana raw ay binigyan man lang ni Ken ang chance ang kanilang relasyon. Pag-aalala pa ng Kapuso Star sa eksena ngayon, halos 1 year daw ang tinagal bago nagkaayos at muling naging magkaibigan sina Rita at Ken na unang nagmarka bilang Rit Ken sa seryeng My Special Tatay. Bumida rin sila sa mga hit Kapuso serye na One of the Base at Ang Dalawang Ikaw. Samantala, game na game nakikipag-date ang Kapuso sexy actress na si Andrea Torres sa mga lalaking inirireto sa kanya ng mga kaibigan. Pero agad namang nilinaw ng dalaga na hindi naman araw-araw at sunod-sunod ang kanyang paglabas sa mga guy na ipinapakilala sa kanya ng mga friends para maging jowa. Ayon kay Andrea, single pa rin siya hanggang ngayon at matagal-tagal na rin siyang bumalik sa dating scene. Pero parang wala pa talaga siyang napupusuan sa mga lalaking nakadate niya. Kayo, ano ang masabi niyo na magbabalik na si Kelvin Miranda at Beauty Gonzalez sa isang proyekto? I-comment na kung excited na ba kayo rito at huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel.